nagmumulta ngayon ni Senate Committee on Public Works and Highways Chairperson Senator Bong Revilla ang Maynilad matapos mapag-alamang dahil sa kanilang tubo na tumagas ang sanhi nang nakitang sinkhole kamakailan sa isang kalsada sa Pasay City na pansamantalang hindi nadaanan. Alamin ang kabuuan ng balitang iyan mula sa aking report. Matapos ang masusing pag-aaral na isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa malaking butas na sumulpot nito lang linggo ng umaga sa kahabaan ng Sales Road sa Pasay City, natukoy na ng ahensya ang pinagmulan nito. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, dahil ito sa tumagas na tubo ng Maynilad Water Services. Ayon kay Senator Bong Revilla, dapat na pagmultahin ang Maynilad maging ang mga kontraktor nito sa abalang na idulot nito sa mga motorista. Naging banta rin daw kasi ito sa kaligtasan ng mga dumadaan sa naturang kalsada, lalo na kung hindi ito nakita agad. Sa pagtataya ng MMDA, may lalim itong 8 to 10 feet. Sa ngayon, naalis na ng DPWH ang tubig sa butas at napalitan na rin ang tubo nito na nasira. Sinabi naman ng Maynilad na bago pa lang ang naturang tubo kaya baka raw natamaan ito. Patuloy naman daw nilang inaalam ang tunay na sanhi ng pagkasira nito. Pinapayuhan naman ng lahat ng mga motorista na humanap muna ng alternatibong daan upang hindi maipit sa bigat ng trapiko. Bago naman daw takpan ang naturang butas, tinitingnan muna nila ang mga posibilidad na epekto nito sa mga kalapit na kalsada, partikular na sa skyway at ilang mga poste. Bukas, inaasahang matatapos na ang pagkukumpuni sa naturang sinkhole upang muling maadaanan. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.